students, welcome sa Cavitanian Virtual Teaching or CaviTeach. For today's episode, we will be discussing the internal structure of the Earth. For we all know, there are 5 concentric layers of the Earth. The first one is the crust. The second one is the mantle na nahati sa upper at lower na bahagi. Pangatlo ay ang outer core. Pang-apat naman ay ang inner core. At ang panglima, mauhulaan nyo ba? Tama, ang ating atmosphere. Let us discuss these concentric layers one by one, starting with the innermost. The inner core has 2,600 kilometers in diameter and consists of iron and nickel alloy. Ang inner core ng ating daigdig ay may approximate temperature na 5,000 degrees Celsius. Ito ay mas mainit ng 250% sa sumunod na layer, which is the outer core na may approximate temperature na 2,000 degrees Celsius at may kapal na 2,250 kilometers. Kung pagbabasihan ng mga approximate temperatures ng mga innermost layers ng ating daigdig, sino kaya ang mas mainit? Ang outer core na may 2,000 degrees Celsius? O ang inner core na may 5,000 degrees Celsius? Kung sa tingin mo na mas mainit ang inner core, you are right. Ang inner at ang outer core ay parehong binubuo ng iron and nickel alloy. So kung mas mainit ang inner core, sino kaya sa kanilang dalawa ang may molten na iron and nickel alloy? Ang inner core o ang outer core? If you answered inner core, well, I cannot blame you. But the correct answer is outer core. The inner core is made up of solid iron and nickel alloy, while the outer core is made up of molten iron and nickel alloy. Bakit? The extreme temperature of the inner core could have molten the iron and nickel, but it is believed to be solidified as a result of extreme pressure, scientifically known as pressure freezing. Pero, paano nga ba nasabi ng ating mga scientifico na ang inner at outer core ay gawa sa iron and nickel alloy? Paano masabi? Narito ang mga paliwanag ng mga scientists patungkol dyan. Una, the Earth has magnetic field at pinaniniwalaan nila na kaya tayo mayroong magnetic field ay dahil sa paggalaw ng molten iron and nickel sa outer core. Iron and nickel are both dense and magnetic in nature. Pangalawa, the overall density of the Earth is way higher than the density of rocks in the crust. This suggests that the inside must be made up of something denser than rocks. Pangatlo, sa pag-aanalisa ng mga eksperto sa mga meteorites, napag-alaman nila na ito ay naglalaman ng Grundite. Ang Grundite ay binubuo ng mga elements na iron, silicon, magnesium, oxygen, at ang iba ay mayroong nickel. Ang Earth at ang mga meteorites ay may halos parehong densities. Thus, the Earth's mantle rock and the meteorites minus its iron have the same densities. Does it make sense? Ang boundary between inner and outer core ay tinatawag natin na Lehmann discontinuity. It is named after Inge Lehmann, who is a Danish seismologist na nakadiskubre ng pagiging molten ng outer core at ang pagiging solid ng inner core. The second concentric layer that we will discuss is the mantle. The mantle is the intermediate zone between the crust and the core and consists mostly of solid rocks. Ang mantle ay bumubuo sa 80% ng Earth's volume at 68% ng Earth's mass. It has an approximate thickness of 2,900 kilometers with a temperature ranging from 15,000 degrees Celsius to 30,000 degrees Celsius. Ito ay katumbas ng 15 to 30 times ng init ng kumukulong tubig. The mantle is mainly made up of silicate rocks, specifically ang elements na silicon, iron, oxygen, at magnesium. And contrary to common belief, ang mantle ay solid, since ang S-waves at ang P-waves can pass through it. Ang mantle ay may tatlong bahagi o regions, ang upper mantle, transition zone, at ang lower mantle. Ang upper mantle ay may thickness na 670 kilometers, at ang lower mantle naman ay may thickness na 2,230 kilometers. Sa mantle natin makikita ang layer na tinatawag na asthenosphere or the low velocity zone. It is a soft, weak,
top layer of the upper mantle that is made up of hot molten materials. It has a thickness of 180 kilometers at my temperature ranging from 300 degrees Celsius to 800 degrees Celsius. Since ang asthenosphere ay molten and flowing underneath the crust, it causes the movements of lithospheric plates, na siya namang nagiging dahilan ng paggalaw ng mga continents. Kaya tayo mayroong earthquakes. Ang boundary between the outer core and lower mantle ay tinatawag natin na Gutenberg discontinuity, named after Benno Gutenberg na isang American-German seismologist. Ang boundary naman between upper mantle and crust na siyang susunod nating i-discuss ay tinatawag na Mohaurovicic discontinuity, named after Andrija Mohaurovicic na isang Croatian meteorologist and seismologist. Ang susunod na concentric layer na ating i-discuss ay ang crust. Ang crust ay ang thinnest, outermost, rocky layer of the Earth na binubuo ng dalawang bahagi, ang oceanic crust at ang continental crust. The continental crust has a thickness of 35 to 40 kilometers and is mainly made up of the elements sodium, oxygen, silicon, aluminum, potassium, and calcium. Ang continental crust ay karaniwang natatagpuan under land masses and is made up of less dense rocks such as granite. Sa kabilang banda, ang oceanic crust naman ay may kapal na 7 to 10 kilometers. Oceanic crust is found under ocean floors and is made up of dense rocks such as basalt. Ang crust ay mayroong dalawang layers. Ang upper layer, which is composed of granite na makikita lamang sa continental crust, at ang sumunod na layer naman ay gawa sa basalt na makikita sa oceanic crust at continental crust. Kung ipaghahambing ang bigat ng oceanic crust at continental crust, ay mas mabigat ang oceanic crust. Narito naman ang table na nagpapakita ng percentage ng mga elements na makikita sa ating crust. Dito muna natin tatapusin ang discussion natin sa concentric layers of the Earth. So sa susunod nating episode, ang didiscuss naman natin ay ang kalimang concentric layer, which is the atmosphere. So kung meron kayong katanungan sa concentric layers na na-discuss natin kanina, ay mag-iwan lang kayo ng message sa baba. Meron ka ba natutunan sa ating Teach Vlog episode? Kung meron, give this video a thumbs up at i-share mo na rin sa iyong mga klase para matuto rin sila sa topic na ito. At huwag na huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod kong Teach Vlogs.